ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, Talata 7 hanggang 12. Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo, at kayo'y bibigyan. Humanap kayo, at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo, at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya'y humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya'y humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa Kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ang mga isinulat ng mga propeta. Sa pagbibigay refleksyon sa gospel nito, sa buhay ng isang Kristiyano, tulad mo at tulad ko, kapag ikaw ay nangangailangan, ikaw ay tutulungan, ikaw ay bibigyan. Nangyari po ito sa akin kailan lang. Ang aking anak ay nangangailangan ng malaking halaga dahil na-ospital po ang kanyang anak. Na-admit po sa ospital ang kanyang 2 taon na anak na apo kong babae sa sakit na pulmonya. May ilang araw po na ubo ng ubo ang bata. Isinusuka niya ang lahat ng gatas o pagkain na pumapasok sa kanyang tiyan. Nilalagnat po at maligalig ang bata. Iyak ng iyak at halos hindi makatulog sa kauubo. Sinabihan ko po ang aking anak na dalhin sa ospital ang bata. Wala raw po silang pera. Sabi ko, magagawa ng paraan yan. Dahil alam kong kapag tumawag ka sa Panginoon, hinding-hindi kanya pababayaan. Gumaling ang bata at kailangan nang mailabas sa ospital. Malaki ang halagang babayaran. Kaya noong magsabi sa akin ng aking anak, siya ay aking binigyan. Ang Panginoong Diyos ay napakabuti. Hindi pa natin nabibigkas ang ating panalangin ay alam na niya ang ating hihingin sa kanya. Kaya kahit gaano pa tayo kasama, ay marunong pa rin tayong magbigay ng mabuti para sa ating mga anak. Yun lang po.